Hey guys, so ito na yung third topic for the horizontal curve. Ito yung reverse curve. So, simple introduction lang or brief introduction para dito sa reverse curve. So, kung naalala ninyo sa simple curve, ano lang siya, part lang siya or arc lang siya ng isang circle. And yung compound curve is the combination of two or more simple curve. And yung ating curve na yun is tuloy. Tuloy, okay? Ngayon, sa reverse curve, hindi siya, yes, tuloy-tuloy siya, pero yung kasunod na na curve is naka-reverse mula dun sa previous curve. So, ganito yun. For example, ito yung ating first curve. Ayan. Okay. Ito yung kanyang tangent. Sabi natin tangent 1. Okay. Then, ito yung kanyang radius. Ayan, okay. Siyempre, alam naman natin na perpendicular ang ating tangent sa radius ng ating curve. So, ito yung ating radius 1. Radius 1. Tapos, ito yung mismong curve natin. Okay? Ayan. Ayan, okay? Then, i-extend lang natin yung isang tangent natin dito. Yan. Okay? So, dun sa compound curve, i-extend natin yan, tapos dudugtungan natin dito para madugtungan yung ating curve. Pero dito, hindi. Naka-reverse na kasi siya. Okay? So, ito na yung ating second curve. So, ito yung tangent T2. So, ito naman yung, so, yan. Ito yung, ito rin is tangent T2. So, extend natin to kasi, ano ito, perpendicular. So, dapat perpendicular din yung ating radius dun sa ating tangent 2. So, ito na siya. Ayan. Okay? So, ito na yung ating curve 2. Ayan. So, ito yung ating reverse curve. So, tawag natin itong length of curve 1. Ito naman, length of curve 2. And this is our radius 2. Radius 2. So, yung ating T1 and T2, same pa rin. Siya pa rin yung magiging common tangent natin. Okay? So, ito yung vertex 1. Ito naman yung vertex 2. And this is PC. And this is PT. And ito naman yung connection ng ating dalawang simple curve. Okay? Yan. Tapos, meron rin naman silang mga ano sari-sariling chord. Ayan. Ito yung C1. Ito naman yung ating C2. Okay? Yan. So, ito yung ating ano, reverse curve. Okay? So, ganun pa rin naman yung mga equation na ginagamit natin. Okay? Ang pinakaiba lang, nakabalitad lang isang curve natin. So, hindi na siya kagaya nung ano, sa compound curve na nakagawa tayo ng triangle. Okay? Nakagawa tayong triangle mula dun sa mga ano natin, sa common tangent. Dito kasi wala na. Okay? Hindi na siya ganun. Okay? Depende na lamang sa problem kung magkakaroon tayo ng mga triangle dito. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kasimple yung ating discussion or introduction para sa reverse curve. So, hindi ko na siya papahabain. Mag-ano kagad tayo? Problem number one. Okay? So, this is our problem number one. The perpendicular distance between parallel tangents of the reverse curve is 30 meters. The azimuth of the back tangent is 270 degrees and the common tangent is 300 degrees. If the radius of the first curve is 175 meters, determine the radius of the second curve. Okay? So, yung ano daw, yung dalawang tangent natin na T1 and T2, is merong perpendicular distance or offset. So, drawing natin. I-horizontal na lang natin sila para mas madaling i-solve. Ayan. So, ganito siya. Ayan. Okay? Tapos, ang azimuth daw ng ating back tangent is 270 degrees. Okay? Tapos, sabi natin ito yung ano, T1. Ayan. Then, syempre, T1 and T2 pag ganun. Okay? Tapos, yung azimuth daw ng ating common tangent na T1 plus T2
is 300 degrees. So ito yung kanyang azimuth. Okay? Okay? So sabihin natin to. Sabihin natin ito ay T1. And ito naman yung ating T2. So, T2 rin to. Yan. Okay. Tapos sabi niya pa rito, yung perpendicular distance daw or offset. Yan. Ito yung offset natin. Offset distance is 30 meters. Ayan. So, dito na lang. Ayan. Okay. So, ang radius 1 daw natin is 175. I-determine daw natin yung radius 2. So, i-drawing natin yung radius 1. Ayan. So, dapat dito, ha, practisado nyo talaga yung tamang pagdodrawing. Kasi kung mali-mali yung pagdodrawing nyo, mahirapan kayong i-analyze. Ayan siya. So, yung ating radius 1 is 175. This is also 175. So, i-drawing natin yung curve natin. So, ito yung ating curve. Ayan. Ah, yes. Ito yung ano, 300 degrees. Ito kasi yung common tangent natin. Okay? And, syempre, mag-i-start yun sa back tangent natin. Okay? Ayan. So, this is L1. And, this is L2. And, ito naman yung ating R2. Ayan. So, ngayon, dapat pala, diniscuss ko rin ganina kung nasa yung I. Siyempre, alam naman natin kung nasa rin naman yung I. Ang I natin, or mga central angles natin, is nandito. Okay? I-kulay blue na lang natin. Ayan. So, ito yung ating I1. And ito naman yung ating I2. And napapansin ninyo, ang ating I1 and I2 is opposite angles. Okay? So, since ang ating back tangent is 270 degrees, okay, at ang ating common tangent is 300 degrees, therefore, yung I makukuha natin. Okay, makukuha natin yung I by what? Ang ating I is equals to 300 degrees minus 270 degrees. Kaya ang ating I1, which is also equals to I2, is 30 degrees. Okay, so meron tayong I1. Okay. So, kung meron na tayong I1 at I2, pwede natin makuha yung R2. Okay? Kung meron tayong T2. Tama ba? Okay? Kung meron tayong T2, na kung saan ang ating T2 is kasama rin naman sa ating common tangent. Okay? At yung ating common tangent is merong angle na 30 degrees dito. Okay? Yan yung I2 and I1. Tapos, meron tayong ano? Vertical or height. Tama ba? Height para saan? Sa triangle na pwede na natin gawin dito. Ayan. Ayan. So, pwede tayong makagawa ng triangle dito. Ayan siya. Okay? Ayan. Kung saan, ang height natin is 30 meters. At yung ating I dito is 30 degrees. So, ihiwalay natin. Ayan. So, this is 30 degrees and this is 30 meters. And itong hypotenuse natin is yung T1 and T2. Okay? Na kung saan yung ating T1 makukuha natin kasi meron naman tayong R. Okay? So, T1 is equals to R1 tangent of I1 over 2. So, ang ating T1 is equals to 175 multiplied by tangent of 30 over 2. Therefore, ang ating T1 is equals to, okay, ang T1 natin is 46. 46.891 meters. Okay? Then, kunin natin yung tawag dito. Ano to? T1 plus T2 or common tangent. So, this is ano, opposite to 30 degrees. Ito naman, hypotenuse sa 30 degrees. Therefore, ang kukunin na, ay gagamitin natin na function is sine. Okay? Sine 30 degrees is equals to opposite na 30 meters over T1 plus T2. Therefore, ang ating T1 plus T2
is equals to 30 meters over sine of 30 degrees. At ang ating T1 plus T2 is equals to, okay, 60 meters. Sorry. Yan. Therefore, ang ating T2 is equals to 60 meters minus T1. Ang T1 natin is 46.891. Therefore, ang ating T2 is equals to 13.109 meters. So, makuha natin yung R2. So, R2 is equals to T2 over tangent of I2 over 2. At ang ating T2 is equals to 13.109 meters over tangent of I2, which is also equals to 30 degrees, over 2. Kaya ang ating R2 is equals to 48.923 meters. Yan. Okay. Yan siya. So, pag nakuha natin yung mga R, pwede na rin natin makuha yung L1 and L2 para makuha natin yung total length of the reverse curve. Kasi meron na tayong I1 dito. Okay? Meron na naman tayong I2. Tapos, nakuha natin yung R2. Okay? Gusto lang naman natin makuha. Okay? And naalam na naman natin na L over I is equals to 2 pi R over 360 degrees, or simply L over I is equals to pi R over 180 degrees. Kaya makukuha natin yung L by I multiplied by pi R over 180 degrees. Yan, makukuha natin yung L na yan. Okay, so ito yung ating introduction and, syempre, problem number 1 for the reverse curve.